So ayun, at kasal na ang Doram namin. Nice. So ayan na nga, for the first time, we will play Ragnarok Origin in 2024. For the first time, syempre. Yes. Ay atin pong lalaruin ang isa sa request ng ating Lodi. Yeah. Just like our content before, playing old or medyo old na MMORPG which we didn't play when it was officially released. Before July 1, ay may pre-registration sila para sa bagong server ang pangalan Sakura Vows at ang pangalan din ng kanilang bagong update ay Sakura Vows na ating tatalakayin later. So ayun na nga, we gonna create our character, so they are just creatures, mga lodi, no class, or job pa sila dyan. So the first creatures are mga humans, so may babae at lalaki. At ayun sa kabila naman ay itong mga dorams, so may boy and girl din sila. At ayus mga lodi at hindi gender lock. Nice one! So ayan, at napili po ng inyong mommy ay itong Doram. At syempre yung babae ang pipiliin natin. At may mga character customization po siya. Wow naman! Ayan, may eye customizations po, mga uri ng ears. At syempre, at ang uri ng mga buntot. And let's enter the coolest name. At ayun, the only one. So ayan. At ayun, at nakapasok na tayo dito sa loob. Wow! Ang ganda naman dito. At medyo napilitan akong ngumiti. Dahil aming natanggap sa mailbox ang mga gantimpala galing sa kanilang pre-registration. Yes, 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 yes. So ayan na nga at inilagay namin ito sa pinakamataas na antas ng graphic settings. Upang maipakita sa inyo ang pinakamagandang gameplay ng larong ito at kitang-kita ninyo mga lodi ang angas ng aking paglalaro. Oops, teka. So single mission lang ito. Wala pa tayo sa open world. At ayun na nga. At pumunta na tayo doon. So ayan na nga. At ayan ang tunog ng Ragnarok Origin. And power base po sila dito. So, nandito po tayo sa newest server nila, itong Sakura Vows. At ayan, pag pinindot po natin sa ibang player, ayan po ang lalabas. Tapos, ayan, at mayroon siyang napakalayong zoom out. Teka lang, pabuelo nga lang ng saglit. At makikiselfie lang tayo mga lodi. So ayan, at may auto attack po dito mga lodi. So ako ay nanaliksik tungkol dito at ito ang aking na-research. Tap to adjust your auto mode skill, status, and range in settings. So ayan, diba? Ayan, may auto attack. Ito po yung nakalap naming impormasyon tungkol sa mga naglalaro nito. So ayan, at ayon, sa mamang ito daw ay... So based sa research ko, ang majority ng players ay nagra-range from 25 to 34 years old. Yan yung mga ages na may mga trabaho, business o anak ng inaatupag. So, medyo bata pa pala yung mga naglalaro nito. Pero ganun pa man, kahit malakas pa ang pangangatawan nila, ay nararapat pa rin talaga sa larong ito ang magkaroon ng auto attack. Dahil sa napaka-busy nilang uri ng mga tao. At sa totoo lang, kahit yung mga palong-palo na gusto ng walang auto attack, ay mapapagod din dito dahil sa napakadami nitong mga quests. So ayan na nga, so kahit may auto attack po ay nakakapagod po talaga. Kasi ayan, may mga quests na walang auto, talagang magpindot. Pindot ka sa pag-a-attack, so nakakapagod at nakakangalay siya ng kamay, tsaka ang dami po niyang mga quests. Oo nga, dapat lang talagang na may auto dito. Yes. Ayan, at may pet system sila dito. So kung masipag ka sa buhay o pinanganak kang pinagpala ng may mabuting magulang, ay maaaring maadik. Adik ka siguro dito sa kabubukas ng mga itlog na ito. So I think mga nasa lima o higit pa ang pet na pwede mong magamit dito. Ay, hi she. So ayan,
At ito pa pala yung mga pagkakaabalahan pala natin dito. Maliban sa mga quests, sa kaliwa, ayan, may mga daily quests. Tapos may kalendaryo para sa magaganap sa buwan na ito. Tapos uso din dito, yung pagpapalike daw. O ayan, pakinggan natin mga boses ng mga nilalang na ito. Hi everyone, pabot naman po. Thank you po. Murat. Yung build natin ay yung recommended lang. Kasi wala naman tayong kaalam. Alam sa laro na ito. At hindi naman ako nagra-Ragnarok talaga. Tapos ito yung mga classes nila. Tsaka yung mga second or third jobs nila. Tapos yung mga weapons. At pagkatapos may tapos, ay may mga elements din sila. Ayan. So, ito naman yung mga mounts po nila. So, daanan lang natin ng mabilis. So, ayan. At uso nga pala dito ang ligawan at kasalan sa mga gusto magka-jowa dyan. Baka makachamba ka dito. So, dito sa ligawan stage ay ganyan. I-invite mo lang. Sino type mo dito sa Out of Loud Confession? Tapos type mo lang IGN ng nililigawan mo. Tapos sabihin mo, I really like you. Tapos ayun. At ayun na nga. Daming rewards. So ito naman yung bago nilang Sakura update. So una, itong floral crown. Magbibigay ka lang ng flowers. Sa Love Theater naman ay magiging mga quests. At sa Love Potion naman ay baraha gameplay. Ang Sakura Spirit naman ay ang pagpaslang ng mga monsters. At yung dungeon, sa gitna, itong may pink na puno. Tapos may wish slip din claim, rewards lang naman ata ito, ewan ko dyan. Hey Geki po, para kung si Hal, madaling lapitan, mahirap hanapin, para sa inyo. Maraming ganyan mga nangangampan niya sa voice chat. Ang daming quests, grabe, kakapagod na. So sa mga nagtatanong, kung marami bang mga players, aba, syempre, ayan, pakita ko sa inyo. Mga Lodi, yung mga MVP or pag-kill ng mga boss sa mga map, parang field boss ba? Aba. Ano yan? Nax naman. At binigyan tayo ng magandang sasakyan. Nakakahiyaman aminin ay hindi ko napigil ang mapaluha. Tara, sakyan na yan. So ayan, kasalan na. Yes. First step ay pumunta sa Love Oath. Siyempre dapat may jowa ka muna. Tapos isali mo sa party tapos magmahalan kayo. No. So ayon. At ayan ang requirements ng pagpapakasal, must be level 40. May 3,000 affinity points. Ang points na yan ay makukuha ninyo sa palagi ninyong pagsasama sa dungeon or pagbibigay ng mga gifts, kaso wala... So pupunta kayo ng simbahan. Pipirma lang kayo ng marriage contract. Lagay kayo fingerprint. Tapos magpipicture din kayo para ilagay daw sa marriage contract ninyo. At ayun. At ayun na nga. So may tatlong uri pala ng kasal, mga Lodi. So syempre, free to play lang tayo. So dun lang tayo sa itaas, yung eternal contract. So may 999 diamonds lang na bayad, which free lang, or binibigyan naman tayo ng diamonds. Magtira ka lang ng dayas. So even you are free to play, you can still enjoy this game and get married. Ayan pa, schedule na tayo. Okay. So ayan, once na kayo ay kakasal, ay makakatanggap po tayo ng costume. Both partners will get wedding costumes.
teka, mas maganda itong part na ito. The couple will now exchange rings, the symbol of the promises of your enduring pledge. By the mighty Odin's decree, I now pronounce you bonded in companionship with all the blessings it bestows. So ayun, at kasal na ang Doram namin. So may pakendi din sila mga lodi kung baga free loots. So, sa ngayon, ay custom PvP pa lang ang kaya natin. Kasi nasa level 50 pa lang tayo. So, sinubukan naming mag-asawa na kalabanin itong isang character. Kaso, napakalakas niya talaga. Pero, at least, sinubukan lang namin. Sayang, hindi natin masusubukan yung War of Imperium dito. I think mga level 60 pa ata makasimula ng ganun. So dahil level 50 plus pa lang tayo, ay mag-spectate na lang tayo po tayo ng mga pangmamaw at kanilang pinapasok na mga dungeons at puro mga level 120 or mga max level. Na siguro ito sa ibang servers. So ayan na nga at madaming salamat po sa panonood ninyo dito sa channel See You Again. Sa atin mga isusunod na videos, maraming salamat po.